gusto ko mapapansin yung mabilis na yung daloy. Okay. So, maayos na siya. Volume niya ng paghigop, parang vacuum. So, mas madali ito kumpara dun sa ginagawa sa iba. So, yung mano-mano. Pipisili mo yung pry, no? And then, sarado. Mga 5 times or 10 times na pisil. Tapos, sarado. So, nakabukas yun. Bubuksan nyo yun. Yung maliit na yan. Bubuksan nyo. Pisil. 1, 2, 3, 4, 5. Then, sarado. So, release the brake. And then, bukas ulit. Pump, pump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, close na naman. So, ilan times yung gagawin yun para hangin niya dito sa mga hose lining ng mga brake. So, I think okay na to. Punta naman tayo dun sa kanan. Sa kanan niya. So, which is nasa kaliwa tayo. Punta tayo dun. I hope na okay na to. Yan. Dumediretso siya kasi may pressure pa rin dito ng vacuum. Kaya dire-diretso pa rin yung pagkuha niya. Yung brake fluid na natitira. So, maganda kasi hindi na siya kailangan mong, hindi ka na maglilinis sa ilalim dyan sa mga baba. Hindi magdudumi. Hindi ka na magdudumi. That's why mas maganda na meron kang gento. So, medyo mahirap kasi kaliwat ka na ang gagamitin natin. Dahil ang mga big bike, mostly left and right caliper. So, nasa kaliwa tayo, which is, ito yung mas mahaba na caliper, ng hose ng caliper, goes to this caliper to the left. And then, yung sa right naman, diretso lang siya na hose. So, mas laging magandang umpisan kung saan yung mas malayo. Kasi yung kanan, nasa diretso lang siya, sa kanan, and dun sa kaliwa, may dadaan pa siya dito sa kanan bago siya makarating dito. So, yun. So, punta naman tayo dun sa kanan. Kung kalilimutan guys na yung brake fluid, laging yung titignan kasi baka mawala na lang yung pinaka-basket dito sa taas. Huwag nyong kakalimutan na i-check lagi habang nagigento kayo. Kasi kita nyo, nababawasan. Ang dami na nababawas. Okay siya kasi ang linis. Yung iba kasi, madudumi yung gentong nagagamit yung nakukuha nila dito. So, kaya ako ito ginento dahil nagpalit ako ng brake pad. Ngayon, sa sobrang tagal na nito, hindi ko alam kung yung pa yung pinaka-original niya o maybe napalitan na siya. Ang problema lang, yung cylinder niya or yung piston ng brake nito, ng caliper, piston caliper, na dalawang bilog yun, nag-stack na siya. So, hindi na siya, mahirap na siyang iisod. So, ginawa ko, ginamitan ko ng air compressor para matanggal siya. So, that's why, nagkaroon ng mga hangin yung aking hose, kasi nga nabuksan ko to, yung mismong main. Kaya, tinanggal ko siya, nilinis ko, kaya nagkaroon siya ng hangin. That's why, I need to brake bleeding na tinatawag sa English or sa Italiano ay spurga. So, punta na tayo ngayon dun sa kanan. So now, nandito naman tayo sa kanan. Ikinabit ko lang ulit to. So, same procedure lang rin guys. Ganun lang rin. So, kung mapapansin nyo, ang dali niya. So, ngayon ito, walang hangin pa. No? Ay, kita nyo. Ang kagandahan kasi ng gento guys, kung para sa mano-mano, hindi ka na mahihirapan. Ang laking alwa nito dahil bago mo mapababa yung hangin ng hose nitong brake, bago mo mapababa yan, ang daming beses mo itong ipapump yung brake mo. Bago, tapos, pump, sara, bukas, pump, 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 sara. So, ang daming ganun. Kumpara dito, pag bumili ka nito, napakamura lang nito. So, nabili ko lang siya worth 22 euro kung dalawang kakamali. So, buksan na natin. Okay. Ang lakas. So, wala ng hangin. Sara natin. Ayan.
Ayan, dire-diretso pa rin siya. Kasi kailangan niyang yung pinam ko, makuha niya yung mismo, mag-zero siya dito. Mahirap siya kung mano-mano. Pero kung meron kang instrument na pwede mong gamitin, so, mas madali. So, tanggalin natin, guys. So, lagi kayong maghahanda ng pamunas kasi masisira yung ano nyo dito. Yung mga flarings nyo, yung mga plastic, masisira. Kasi nakakasira ng pintura. So, kailangan lagi na double check. Maayos. So, guys, okay na siya. Ngayon, medyo spongy lang yung ano, yung brake niya. Medyo malambot lang. So, kumakagat na siya doon this brake ko. Ngayon, check naman natin. Check lang natin yung brake fluid. Okay, yung brake fluid. So, sasarahan na natin. And then, i-test drive na natin si Gon. Kung magpapassion siya ng ayos, di ba? So, eto ang aking si Gon. 600cc 2001 ang natatakbo niya na supposed to be is 31,000 kilometers. So para sa isang 22 years old na motor, well, pangit, hindi mo masasabing pangit, panlabas, pero ayos pa rin siya. Top speed kong nagawa na dito is 235 dito kay Gon. Kita nyo naman all this, but still, function! So, ayun guys. So, ganun lang kasimple. It's not too very simple, pero baat kung susubukan mo, wala namang mawawala, di ba? So, it's better na subukan mo na lang rin. Kung may katanungan ka, comment lang sa aking page. So, response. Nagre-response naman ako, hindi naman ako snubber. Tsaka, ngayon pala, kung bago ka lang sa page na to, sa aking video, sa vlog, please, subscribe mo na rin yung aking page, Kuya Harry Moto Vlog. Subscribe mo na at paki-like and share. So, thanks. God bless you all!